Secretaryo. Ang tiket ni na Senator Grace Poe at Senator Francis Escudero ang napiling suportahan ng mga Durano. Imbis na si Davao Mayor Rodrigo Duterte na kamag-anak nila. May higit 300,000 botante ang distrito ng mga Durano sa Cebu na siyang lalawigan na may pinakamaraming botante sa bansa. Cebu ang naghatid ng higit sa 1,000,000 boto kay dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2004 elections. Malaking bagay na inendorso ng lahat ng political clans sa Cebu, kabilang na ang mga Durano si Arroyo. Kaya siyang nanalo, kahit pa sinasabing nagkadayaan. Dito makikita ang impluensya at pamamayagpag ng mga dynasty dahil sa kahinaan ng political party system sa bansa. Hanggang ngayon, hindi ganun ka-well institutionalized ang political party. Kaya whether we like it or not, yung koalisyon ng mga political families na ito ang matimbang, no, sa pag-ikot ng politika sa atin. Now, ang nangyayari, the local clans, the local dynasties are now organizing their local parties. Okay. And now, national parties are negotiating with the local political parties. Ano man ang suporta, tiyak may kapalit tulad ng pondo at suporta sa kaalyadong political family kapag nahalal ng Pangulo o ibang pambansang pwesto. In the past, merong PDAF, no? Merong pan-DAP. Lahat yan ay pwedeng gamitin ng presidente para masuportahan yung gusto niya mangyari. Ang ganitong kalakaran na nakikitang dahilan kaya walang nangyayari sa anti-political dynasty bill sa Kongreso na maglilimita sa mga dynasty sa pwesto. It will go against their interest at the moment. You cannot expect a house of dynasties to pass an anti-dynasty law. Sa puntong ito, hindi pa tapos ang rigodon, palipat-lipat at papalit-palit ng mga koalisyon at partido. Because historically, local political dynasty, based on their own political calculations, they tend to switch or jump to the leading presidential contenders. Hindi may tatatwame mga lugar dito sa Pilipinas kung saan political dynasty o mga pamilya sa politika ang pumipili ng susunod na pangulo ng bansa. Sa mga susunod na linggo hanggang maghalalan, makikita natin yan dito sa Kampanya Serye. Para sa Kampanya Serye, RG Cruz, ABS-CBN News.